Sa ilang ulam lang natin ito ay sinasahog, pero dahil siksik sa nutrisyon, mas kailangan pa natin itong ihain sa ating hapag, ang kalabasa. Ang kalabasa o winter squash, mataas sa beta-carotene na mahalaga sa pagpapatalas ng ating paningin, pagpapalakas ng ating resistensya, at pagpapaganda ng ating kutis. Meron din itong beta-cryptosathin na isang anti-inflammatory ingredient na maganda para sa mga nirarayuma. Para sa mga nagdi-dieta naman, okay kainin ng winter squash. 40 calories lang ang isang tasa ng kalabasa, pero meron na itong 3 grams ng fiber. Ibig sabihin, nakabubusog ito pero di gaanong nakatataba. At alam nyo ba na ang kalabasa ay may pinakamataas na source ng potassium sa lahat ng prutas at gulay? Ang isang tasa nito ay may 550 milligrams agad na potassium na mahalaga sa pagpapanatili ng lakas ng muscles at puso. Para mas dumami pa ang alam ninyong lutuing may sahog na kalabasa, ituturo namin sa inyo ang 3 kalabasa recipes. At talagang gaganahan kayong ihanda ang mga ito dahil maihahain ito sa loob lang ng 15 minutes. So ang first recipe natin ngayon ay ang kalabasa at sayote stir fry. Ang mga sangkap na kakailanganin, 2 tasa ng kalabasa, hiniwang pakwadrado, kaunting olive o canola oil, 1 pirasong puting sibuyas, hiniwa, kalahating luya, hiniwa, 1 tasang giniling na baboy, 2 sayote na hiniwa ng maliit hanggang sa maging cubes, 1 kutsarang patis, kaunting paminta, 1 tasa ng pinagpakuluan ng manok at 1 tasa rin ng sayote leaves at asin pampalasa. Una munang i-blanch ang kalabasa ng 3 minuto. Sa pag-blanch, kailangan lang sandaling iluglob sa kumukulong tubig ang sahog. Habang ginagawa ito, igisa ang sibuyas at luya sa olive oil. Ihalo ang giniling na baboy. Pag ang ground pork natin ay nag-brown na at medyo natuyo na, ilalagay na natin ang ating gulay. Ilagay ang kalabasa at saka ihalo ang sayote. Ilagay na ang patis. Ang advantage lang po ng paggamit ng patis ay nagdadagdag po siya ng malinamnam. Yung kung tinatawag natin na malinamnam na lasa. Kaya po, kung I would suggest na yun po ang gamitin nyo. Pero yun nga po, alternative doon ay pwede din ay iodized salt. Pagkatapos ay ihalo na dito ang chicken stock at hayaang kumulo ng kaunti. Lagyan ito ng paminta pampalasa. Ilagay na sa plato ang nalutong kalabasa sayote stir fry. Meron pa tayong one final ingredient para mas maganda, mas makulay at healthier pa ang ating dish. Yun yung sayote tops. Sandaling igisa ang talbos ng sayote sa kaunting olive oil. Mahalagang huwag ma-overcook ito upang manatili ang kulay at lutong nito. Lagyan ito ng asin at paminta. Ilagay ang mga talbos sa ibabaw ng kalabasa sayote stir fry. At ayan na! Sa loob lamang ng 15 minuto ay ready to serve na ang masarap at healthy kalabasa meal. Sa halagang 155 pesos, mapagsasaluhan na ito ng 4 hanggang 5 katao. Ang next recipe naman natin ay tinatawag nating tortang malunggay, kalabasa at tinapa. Ang mga sangkap, 5 bungkos ng malunggay, 1/4 cup ng hiniwang kalabasa, 1 sibuyas ginayat, 1/4 cup ng tinapa flakes. Pwede rin gumamit ng kalahating lata ng canned tuna kung wala nito. 1 tasa ng harina, 6 na binating itlog, kaunting olive o canola oil, asin at paminta. Paghalu-haluin sa 1 bowl ang malunggay, kalabasa, sibuyas at tinapa flakes. Ihalo na rin ang harina na magsisilbing pang-bind ng lahat ng ingredients. Pagkatapos ay isama na rin ang binating itlog, timplahan ng asin at paminta at haluin mabuti. Painitin ang mantika sa kawali. So ngayon mainit na ang ating pan at ang ating oil. Ilagay na natin ang ating mixture para ma-fry na siya. So hintayin natin hanggang maluto yung isang side. Pabayaan natin siya mag-brown ng kaunti, mag-crust. Pagkatapos nun, ibabaliktad natin siya para maluto naman yung kabilang side. Kaya po natin slice ng manipis ang ating kalabasa para po madali siya maluto. Ready to serve ng ating torta! Sa loob lamang ng 10 minuto ay maihahain na sa pamilya ang tortang malunggay kalabasa at tinapa. Sa halagang 130 pesos, maaari na itong pagsaluhan ng 3 hanggang 4 na katao.
Ang next recipe natin ay ang Asian chicken and calabasa stew. Ang mga sangkap, kaunting olive o canola oil, kapirasong luya hiniwa, isang sibuyas hiniwa, tatlong ulo ng bawang hiniwa ng maliliit, apat na chicken breast fillet, dalawang tasa ng tinadtad na kalabasa, 2 cups din ng chicken stock, 1/4 cup ng oyster sauce, isang tasa ng malunggay leaves, 1 soy root hiniwa, isang kutsaritang asukal, asin at paminta at dalawang kutsarang cornstarch. Painitin ang mantika sa pan at igisa ang luya, sibuyas at bawang. Pagkatapos ay ihalo ng hiniwang chicken breast fillet. Pag maganda na po yung browning ng ating chicken, ilagay na natin ang ating kalabasa. Hintayin maluto ng kaunti ang kalabasa. Pwede na natin siya lagyan ngayon ng ating mga seasoning and flavorings. So una, maglalagay tayo ng oyster sauce. Tapos, ang ating chicken stock. Ilagay na rin ang 1 soy root na nagpapabango sa ating dish. Hayaang kumulo ng 10 minuto hanggang lumambot ang manok at kalabasa. So ngayon, ilalagay na natin ang final seasonings. Siyempre, counting salt, counting white pepper, tapos, maglalagay tayo ng counting sugar. So, ready na siya. Meron na lang one final step bago natin siya i-serve. Lalagyan po natin siya ng slurry. Ang slurry po ay mixture lang ng cornstarch and water. Siya po ay nagpapakapal ng mga sauces. Lagyan ng kaunting slurry ang dish at pagkatapos ay ihalo na ang malunggay. Haluin mabuti. Sa loob lamang ng 15 minuto ay maaari na nating ihain ang ating Asian chicken calabaza stew. Sa halagang 200 pesos, mapagsasaluhan na ito ng 4-5 katao. Ayan ang aming mga bago pero madaling lutuin calabaza recipes. Sa mga ito, siguradong hindi lang mabubusog kundi lulusog pa ang inyong pamilya.